Mukha ni Jesus, isa sa pinakatinuturing na sagrado ngayon sa kasaysayan ng mundo. Mula nang ito ay namataan ng publiko noong mga Middle Ages, matapos ang krusada at sa kainitan ng 100 Years War, hindi na ito tinantana ng mga relihiyoso at ng mga eksperto. Bagamat lumabas na ang mga resulta ng pagsusuri mula sa iba't ibang grupo, ang mga pahayag ay magkakakontra. Kaya noong taong 2015, pinuntirya na mismo ng agham ang talsik ng dugo. Siguradong mabubulabog ang iyong isipan kung maririnig mo ang resulta ng eksperimento. Mula nga ba kay Jesus ang naiwang bakas? Kung nais mong lumawak pa ang iyong pag-iisip at lumalim ng lubusan ang iyong pangunawa, sama-sama nating halungkatin ang kasaysayan at hanapin ang sagot sa katanungang, totoo ba? Ano ang konklusyon? Maraming mga nag-aapoy na pagtatalo at nagliliyab ng mga katanungan ang umusbong mula nang matuklasan ang Turin Shroud. Ang mga resulta ng pagsusuri, datapot mula sa mga eksperto, ay sila-sila rin ang nagkokontrahan pagdating sa katotohanan. Kaya naman hindi na rin mayaalis sa mga mamamayan ang magkontrahan pagdating sa kani-kanilang opinyon. Hindi lang yun, kahit ang mga namumuno sa relihiyon ay magkakaiba ng sinasabi. Upang matigil na ang debate hinggil sa madugong tela, noong mga taong 2015, napagkaisahan ng mga eksperto mula sa bansang Italia na ilagay muli ito sa isang maselang pagsusuri. Ngunit imbis na pag-aralan lamang ang tela, kikilatisin ang bakas ng katawan na nabalot dito. Milyon-milyong mga taga-subaybay ang walang tulog na naghintay sa nakakasabik na eksperimento. Ayon sa resulta, gamit ang ibang paraan at hindi ang radiocarbon dating, ang tela ay mula sa 1st century. Napagalaman din na ang taong nakabalot ay sugatan sa leeg, dibdib, balikat, sa mukha at sa likod. At ang konklusyon ng mga eksperto sa Universidad ng Padova ay ito. All the evidence is in favor of the hypothesis that the Turin Shroud Man is Jesus of Nazareth. Ang pinakahinihintay na resulta ay kinaligaya ng milyo-milyo mga deboto ng Shroud of Turin. Mula noon, wala nang debate. Iyon ang akala nila. Dahil mga taong 2018, isang grupo ng mga forensic scientists ang sumuri uli sa mantsa ng dugo. Ayon sa Independent, ang Shroud of Turin ay isang fake news. Dahil daw sa ang mga talsik ng dugo ay napagalaman na mula hindi sa isang nakahiga, ngunit sa nakatayong tao. Kaya ang paulit-ulit na tanong ng marami ay, ano ba talaga ang katotohanan? Ito ba ang bakas ng mukha ni Jesus o hindi? Katanungan kahit ang mga eksperto sa agham ay tila hindi masagot ng diretsyo. Ganun pa man, hindi ang agham ang problema sa lumabas na kontra-kontrang resulta. Marahil, ang mga bias na eksperto na kumikiling sa kanilang sariling paniniwala. Kung ganun, ano ang tunay na basihan sa itsura ni Jesus? Madali lang ang sagot. Ito ang Biblia. Ano ang itsura ni Jesus ayon sa Biblia? Dahil sa iba-ibang kinalabasan ng resulta sa pagsusuri ng Shroud of Turin, malilito lang ang isa sa pahayag ng mga eksperto. Kaya kung nais na malaman ang talagang itsura ng mabuting Nazareno, saan patitingin kung hindi sa salaysay ng Biblia? Sabalit paalala sa marami, nabitiwan muna ang sariling paniniwala at ipasantabi muna ang kinikilingang relihiyon
upang sa gayon ay hindi maging bahaya sa kanilang pagsusuri. At upang maiwasan na rin ang nangyari sa mga eksperto na hindi bumitiw sa kanilang bias na opinyon. At ano ang sabi sa Biblia? Ang alam natin, mula si Jesus ang angkan ni Jacob o tinawag na Israel, at si Israel ay apo ni Abraham. Sa libro ng Genesis, Kabanata 11, mula sa 27 versikulo, ang sabi, naging anak ni Terah si Abraham, Nahor at Haran, at naging anak ni Haran si Lot. Unang namatay si Haran kaysa sa kanyang amang si Terah sa lupain kanyang tinubuan sa Ur ng mga Kaldeo. Batay sa nakasulat, ang pamilya ni Abraham ay mula sa lupain ng Ur sa Chaldeans, sakop ng sinaunang Mesopotamia, isa sa imperyo ng Babylonia. Ibig sabihin, hindi na maiba ang itsura ni Jesus sa pamilya ni Abraham. Bagamat mayroong mga naniniwala na si Jesus daw ay mukhang Pilipino, dahil si Abraham ay isang Pilipino din, ngunit hindi ito binanggit sa Biblia. Hinggil naman sa kanyang buhok, sa unang libro ng Korinto, Kabanata 11, 14 na versikulo, ang sabi, hindi ba't ang kalikasan mismo ang nagtuturo sa inyo na kapag ang isang lalaki ay may mahabang buhok, ito ay kahihiyan sa kanya? Batay sa nakasulat, hindi maaaring magpahaba ng buhok si Jesus dahil ito ay magdudulot ng kahihiyan. Ngunit ang katuwiran naman ng iba, bakit si Samson na isang Hudyo ay mahaba ang buhok? Katulad ng nabanggit sa libro ng Numbers, Kabanata 6, 5 versikulo, ang sabi, sa lahat ng araw ng kanyang panata, bilang Nazirita ay walang pang-ahit na daraan sa ibabaw ng kanyang ulo hanggang sa matapos ang mga araw ng pagbubukod ng kanyang sarili sa Panginoon. Siya'y magiging banal, kanyang pababayaang humaba ang buhok ng kanyang ulo. Totoo na mahaba ang buhok ni Samson, ngunit ito ay binigyang pahintulot para sa mga Nazirite lamang at hindi sa lahat ng mga Hudyo. Ano naman ang balbas nito? Sa libro ng Levitiko, Kabanata 19, mula sa 27 versikulo, ang sabi, huwag ninyong gugupitin ng pabilog ang mga buhok sa palibot ng inyong ulo, ni sisirain ang mga sulok ng inyong balbas. Huwag ninyong hihiwain ang inyong laman dahil sa namatay, ni huwag kayong maglalagay ng tato na tanda sa inyong sarili. Mababasa sa Biblia na bawal sa mga kalalakihang Hudyo ang paglagay ng tato at pagputol sa dulo ng balbas. Kaya may dahilan kung bakit mayroong balbas at walang tato sa katawan si Jesus. Ilan lamang ito sa mga pisikal na katangian na nabanggit sa Biblia. Subalit hindi ito sapat upang basihan kung ang baka sa Shroud of Turin at sa Veil of Veronica ay tunay na itsura ng mabuting Nazareno. Ano ba ang katotohanan? Marami ang nagsasabi na kahit walang sapat na basihan sa Biblia, ang baka sa mga tela ay isang milagro at hindi na kailangang patunayan. Pinagpala ang mga naniniwala kahit hindi nakikita. Kung ganon, hindi na dapat kailangang pamakita ang baka sa tela upang sumampalataya kay Jesus. Mayroon namang naniniwala na kailangan na mapatunayan sa kanilang sarili ang katotohanan hindi mula sa sinabi ng Biblia, ngunit mula sa bakas sa isang tela. Ano't ano pa man ang katotohanan sa tunay na mukha ni Jesus, nararapat lang nabigyan ng karapatan ang bawat isa na pumili ng kanyang gustong paniwalaan. Mapagtatanto na kung hindi binanggit ng Biblia ang detalye sa mukha ni Jesus, marahil hindi ito importante. Dahil kung ito ay tunay na mahalaga, walang duda, isasalaysay ito sa Ebanghelyo. Ang pagiging kalugod-lugod sa mata ng Diyos
at ang pananampalataya kay Hesukristo ay hindi dapat base sa bakas ng tela, kung hindi sa kabutihang nakabakas sa puso ng isa. Anong aral ang mapupulot dito? Ang mga eksperto ng agham ay nagtatalo-talo hinggil sa tela ng Turin. Ganon din ang mga namumuno sa reliyon at pati ang mga taong bayan. Nagbabagang debate na tila hindi na mapapawi. Ngunit mayroong nangingibabaw na katotohanan hinggil sa anyo ni Jesus at ito ay ang salaysay ng Biblia. Tandaan, ang paniniwalang basihan ay salisi ay parang kastilyong yari sa buhangin na itirik man sa dagisdis ng hangin sa alon ay huwag ipagbaka sakali. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ang iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tunay bang malawak ang iyong pag-iisip? Ang tanong. Totoo ba?